Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso. Pairan po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Maraming salamat po sa mga nanonood at kasama po natin sa ating mga live stream channels sa Facebook and YouTube at sa lahat po ng nakikinig sa DZBB. Maraming salamat. Mr. Joe Marichan, maraming salamat po sa iyong regalo na ipinadala sa amin. Thank you from the bottom of my heart. I am excited today because I am talking to a friend. She's one of the most brilliant, she's one of the most versatile actors in Philippine entertainment. Naitay Kapuso, please welcome Ms. Jean Garcia. After so many years. Totoo. If I can only dance, I'll dance with you. Oo nga. Pero diba, alam mo, ano? Sa totoo naman. Anong nangyari? Pareho-pareho na itsura natin gagawa mo. Totoo. Alam mo, kung yung tinitingnan kita, tinitingnan kita, alam mo, akala ko, sabi ko, parang hindi na ito si Jin. Parang bata mo. Talaga? Totoo yan. Mana lang ako naman ang iikot. Yes, of course. Kailangan. Right. One. Oo, ang ganda. Oo, sige. Thank you, Jean. Thank you, Kuya Boy. God, I'm so happy. And I'm so happy because you're doing Maging Sino Ka Man. Yes. I'm very proud and very honored na maging parte ako nitong remake na ginawang teleserye na movie ni Sharon at saka ni Robin. What is your role in Maging Sino? I play the role of a mother of Barbie. So, mother of Monique. So kami yung mag-ina na nagkaroon kami ng mga issues from the past na kasi pumatol ako sa, pwede ko bang sabihin nyo, pumatol ako dun sa tatay niya na poor pero rich family kami. Tapos dumating sa point na kailangan kong bumalik sa mga magulang ko. At ang mga susunod, abangan natin. Yun ang mga susunod nila. You know, kaya may issues right. Si Barbie sa akin kasi iniwan ko silang mag-ama. I had Barbie, I had David here on the show. Yes. Kumusta ang mga batang ito? Ay, naku, in the context of acting, in the context of being acting-wise, professionals. Si Barbie, maliit pa, magaling na. Si Totoo. David, nagtitraining siya. Si David, masipag. Very hardworking. Kung meron mang, kunwari sa acting, may pagkukulang siya, ano siya, nagtitraining siya. Yung action scenes niya, nag-train siya. So medyo pagod si David talaga. At willing siya ha, willing siyang matuto. Yun ang nakakatuwa sa mga bata. Nag-routine kami dito. Talaga ba? Ni David, yes. Sino nanalo? Ay, syempre ako. Talaga ba? Ang galing mo talaga. No, but you know, what's amazing about you as an actor, Jean, is yung, you know, you can shift from bida to kontrabida. I-share mo nga sa amin, how is that experience when you do bida roles and when you do kontrabida roles? Mm-mm. Alam mo, fortunately, no, ano, Kuya Boy, hindi ko nga rin maintindihan kasi usually nakakahunke. Kung bida, bida. Kung kontrabida, kontrabida ka. Mm. Pero ito, napapaglaroan nila, I don't know why, pero I am very grateful kasi ang GMA, hindi ako pinababayaan pagdating sa mga roles. Kumbaga, nag-eksperimento sila. Hindi, kaya niyang gawin to, kaya niyang gawin to. So ako naman, as an artist, sa tagal ko, 3 dekada na rin ako, Kuya Boy, dito sa industriya natin po. Eh. But it doesn't show. Di ba totoo yun? 3 dekada na. So naano ko siya. Basta ang, sa akin lang siguro, yung passion ko sa acting, yung passion ko sa trabaho ko, hindi nawawala. Kaya, kumbaga, kung ano yung binibigay nilang role sa akin, pinag-aaralan ko yun. So, I don't take it for granted. So in terms of attacking, halimbawa, bida o kontrabida, am I hearing you right na pag-role, whether it is offbeat o kontrabida or bida, ginagawa ko ang best ko? Pinag-aaralan ko talaga. At saka gusto ko may bago. Diba, okay. Ang dami ko nang ginawang kontrabida hanggang maski dun sa kabilang network, diba? Mm-hmm. Nagpangako, nag-ano, right. Hanggang sa dumating ako dito, may mga kontrabida din akong ginawa. Iniiba-iba ko siya. Iba yung look, iba yung outfit, may iba yung acting, may iba yung manner. Ang kontrabida, ang pinakamasarap gawing ano. Dahil? Kasi exciting siya. Pero pwede mo siyang paglaruan. Iba-iba rin ba ang pagsampal mo? Subukan natin. Talaga ba? Yung technique lang. Huwag ano. No, but you know, but is there a technique as an actor? Ang respeto ko sa, lalo na pagsasampalin, ang respeto ko kasi sa kapwa ko artista, unang-una, dapat wala kang accessories. Tama. Kailangan tatanggalin mo kasi ayaw mo na aksidente, masasaktan mo sila. That's right. One. Two,
kailangan sukat mo. Kasi hindi naman po pwede pag sinampal ka dito. Masakit yon. Okay. Masakit din sa kamay mo. Ah. Oo, kasi para ka nanuntok eh, di ba? So masakit. Okay. Pagka dito kasi matigas. Dito so dapat na? Ang sampal, ito. So dapat sukat mo yan. Kahit saan po manggaling ang kamay mo, oh, sukat yan eh. Kahit saan, oh, ganyan. Yan. So dapat sukat. Pero hindi ka mo pwedeng, ang sinasabi ko lang sa co-actor ko, huwag kang gagalaw. Huwag mong i-expect yung aking sampal. Kasi pag in-expect yung sampal ko, kapag nauna yung ilag mo, tatamaan kita sa tenga. Masakit. Mm-mm. So dapat ito lang. Ang natututunan ko dito is that, kaya napaka-complicated po ng trabaho ng isang aktor. Because aside from taking good care, aside from being present in the moment, aside from knowing your lines and your emotions, mm-hmm, merong technical aspect na huwag kang gumalaw dahil para hindi ka tamaan dito, mm-hmm, dito lang kita tamaan. It's hard. Mm-hmm. Ang hirap. Kaya ginagawa ko para hindi nila expect. Kaya ang line ko is, umalis ka sa harapan ko, tapos sampalin ko. Mm-hmm. Ang ginagawa ko, umalis ka sa harapan ko, minsan hindi ko sinasampal ka agad. Kinatahimingan ko para hindi niya masyadong. Minsan naman, umalis ka sa harapan ko. Ganun na kaagad. Di ba, para hindi niya ine-expect na para hindi siya yung, di ba? Oo. Kasi minsan, kahit naman ako, sasampalin, takot ako, Kuya Boy. Nakakatakot, di ba? So I learned something. Ayaw natin. Oo. Walang aksesorya. At dito, para hindi ka tamaan, mm-hmm, don't saka move. Saka hindi rin sa jaw. Kasi masakit din pag sa jaw kasi na tinamaan. So pag umiwas kang ganon, so dapat diretso lang. Jin, you talk about passion. But there was a time in your life when, was it a time when there were no jobs? Was it a time when... Nakita ko dito. Oh, sorry. Pero maganda yung ganon lang. Kasi pak, okay. No, but there was a time na... Why did you go to Japan? Dumating kasi sa buhay ko, Kuya Boy, na parang walang work. Kumbaga, hindi masyadong, walang masyadong inquiries, walang masyadong and because of that, nagdududa ka kung meron ka pang kinabukasan sa industriya. Yes. And kasi, that was the reason why you went to Japan. Yes, kasi at that time, may anak po akong isa, si Jenica. Oh. And she was, I think, mga 12 years, 10? Mga ganun. 10, 12 years old siya na pumunta ako ng Japan. Kasi kailangan kong magtrabaho, kailangan kong mabuhay. Pero parang ano pa rin, kasi you're singing there, you're performing. Uh-huh. So, parang ano pa rin. Parang entertainment business entertainment pa rin. Entertainment business pa rin. Pero after 2.5 years, tinawagan ako na bumalik para gumawa nga ng isang soap. That started it. Yes. At dun ako first time na after ko ng Japan, ikaw pa rin ang nag-interview sa akin. Totoo yan, pangako sa'yo. Mm-hmm. Hindi ko sinasabi sa ating mga staff dito, mm-hmm, that... all your major interviews were done by me. Yes. Hindi ako, maski nung ano, Kuya Boy, I don't know if you remember nung naano ako na na-ondoy ako. Yes. Ikaw din po ang nag-interview. Naalala ko yun. Hindi ako nag-interview sa iba, palaging ikaw lang. Maraming kaya masaya-masaya ako kasi nandito ka na. Kasi na-experience kita ulit. Oo. No, as like after so many years. Kasama mo pang yung anak na napakagwapo. Kotaro, so good si looking. Oo, si Kotaro. Ano na yan? He's Kotaro. 21. Oh, Kotaro. He's 21. And I told Jin, and I want this on record, mm-hmm, he is going to be a star. Talaga po. Totoo. Kuya Boy. Thank you po. Gut feeling. Oo. Tingnan thank natin. You. I mean, asaka na natin pag-usapan si Kotaro because yes, meron siyang sariling pangarap, may direksyon na gustong mm-hmm tahakin, and we wish him the best. Yes. Let's do fast talk. We have 2 minutes to do this and our time begins now. Jin, bida o bida-bida? Bida. Kontrabida o bida? Kontrabida. Magtataray o aaray? Magtataray. Malakas na sampal o masakit na salita? Malakas na sampal. Maging sino ka man o maging pangit ka man? Maging sino ka man. Purong Pinoy, pusong Pinoy? Pusong Pinoy. Mas bata, mas matanda? Mas... pwede ba kaedad ko na lang? Tama. Malaki o maliit? Malaki eh. Klase ng tao na gusto mong sampalin? Feeling era. Klase ng tao na gusto mong sabunutan? Nagmamaganda. Klase ng tao na gusto mong mahalin? Mga sweet na tao. Manatiling sexy o manatiling maganda? Pwede both. Pareho. Manatiling sikat o manatiling mahusay? Manatiling mahusay. Manatiling mayaman o manatiling masaya? Manatiling masaya. 1 to 10, gaano ka kabait in real life? Depende, pero mga 8. 1 to 10, gaano ka kasweet? 8. 1 to 10, gaano ka kasaya ngayon? 10. Single-single o double-double? Single-single. Laging handa, laging maganda? Laging maganda. Payo kay Jenica? Mahalin ang kanyang mga anak.
payo kay Kotaro. Kay Kotaro, ang pangarap mo, ituloy mo lang, anak, andito lang ako sa'yo. Payo sa sarili. Payo sa sarili. Jean, kaya mo to, be strong and huwag kang susuko. Marami ka pang pwedeng gawin sa mga susunod na mga. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolate? Chocolate. Happiness and chocolate. Complete the sentence. Maging, hindi ko na yung wala ng best time. Complete the sentence. Maging sino ka man. Maging sino ka man, nandito lang ako, naghihintay. Sana dumating ka na sa lalong madaling panahon. Oh, you say it and it happens. Yes. Diba? You say it and it happens. Ang dami mong pinagdaanan, Jean, sa buhay. If you were to share with us some or one or two of the most important love lessons na natutunan mo, ano ang mga ito? Pangalawa, the best thing about being single, and the best thing and the worst thing about men, ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abuelo. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda for today's talk. Emotional po si Miguel Tan Felix na nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanila dahil ngayong gabi at bukas ang finale shows ng Voltos 5. Very emotional because they worked on this project for 3 years and sa massive support na nakuha ng Voltos 5, Miguel says maraming maraming salamat. Samantala po sa Battle of the Judges, that happens also Saturday at 7:15 in the evening. Ito yung tinatawag ho namin ng Battle to the Top. Ito yung semifinals. Alam ko napapanood nyo na you are able to watch a plug now that it's Boy Abunda's Talent versus Boy Abunda's Talent. Pakahirap po. One, if not the most difficult moment on television as a judge na naranasan ko. Between our soprano diva, si Kathy Hipolito Mas, at si the kid on fire, what's his name, Clyde Basbas. Napakahirap po talaga. After the judging, nalaman ho namin na nagtay. It had to come down to my decision. It was difficult. Hindi ko alam kung anong aking gagawin, pero malalaman niyo po, antabayanan niyo po, panoorin niyo po ang Battle of the Judges ngayong darating na Sabado, that's 7:15 in the evening. Sunday po, 11 o'clock in the evening, you have Kaitan in Action with Boy Abunda. It's a legal show. Maraming salamat po sa inyong mga suporta at pagmamahal. At lahat ng inyong ibinibigay na lakas sa amin. We're able to do what we do because of your support. Thank you, Jean. Yes. Diba? Let's talk about love lessons. Ano ang, let's say if there was one important love lesson that you learned in life, ano yun? Ang natutunan ko sa dami ng relasyon din na dinaanan ko, no, Kuya Boy, siguro number one is respeto talaga. Respeto at pagtanggap. Kapag pinili mong mahalin ng isang tao, unahin mo ang respeto at unahin mong tanggapin muna ang lahat ng nasa kanya. Kasi kapag nasa loob ka na ng relasyon, kahit gano'n mo kamahal, kapag dumating ka pa rin sa point na, ay, hindi ko pala kayang tanggapin yung ganito niya. Maghihiwalay at maghihiwalay kayo. So ito, pagtanggap talaga. I get that. Mm-mm. And it's not easy. It takes a lot of respect, yes. And then love. Mm-mm. The best thing about being single. Best thing about being single, wala kang inaalagaan. Sarili mo lang. At mga tao lang na gusto mo talagang alagaan. The best and the worst about men? Childish. Ito yung very I am. Childish. At saka very, matitigas ang mga ulo. O yung mga nakilala ko, matitigas lang talaga ang mga ulo. Mahilig yata ako sa mga bad boys eh. Okay. Kaya hindi naging successful. What about the best? The best thing the about... The best in men, kung talagang mahal ka, they will fight for you, no matter what. And that feels good, mm-hmm. Diba? Ito lang, huli. Marami ang nagmamasid na mga aspiring movie actors. Mm-hmm. Ano ang proseso mo as an actor, Jean? Proseso ko... Do you write a backstory? Do you go to your script? What do you do? First and foremost, pinag-aaralan ko yung character. Anong pwede kong maiba doon sa character na yun? Anong iba dito? Anong pwede kong ilabas na hindi pa nakita sa mga past na ginawa kong trabaho? Sinabi mo yan kanina, importante sa iyo yun, yung bago na ipinapakita. Oo, bago. Kasi pag pare-pareho, pagsasawaan ka, so hindi siya mag-work. Plus, kailangan mo ang communication at understanding sa iyong direktor. Okay.
Kasi siya ang nakakakita ng vision ng siya ang may vision ng character mo. So dapat meron kayong communication dalawa para alam mo yung gusto niya at alam din niya yung gusto mong ipalabas. Do you work well with directors who literally show you ganito yan eh. Taas mo dito ang kamay, iiyak ka dito. You like working with directors who say ito ang karakter, ito ang aking vision. Gusto ko yun. Do it your gusto way. Ko yun. Gusto ko, natututo pa rin ako. Kaysa yung 3 dekada na po ako dito sa industriya, hindi. Marami pa rin akong matututunan. Maski sa mga bata sa akin, kung makamukha kay Barbie at kay David ngayon, meron pa rin akong matututunan sa kanila. At gusto ko rin may matutunan sila sa akin. At maging sino ka man po, starts Monday. Yes, September 11 na po ito. Panoorin po natin, suportahan po natin ang maging sino ka man. Yes, please. Napakaganda po ng storya. At mas pinaganda at mas pinalawak po ang storya nung dati, nung pelikula. Hindi pa man nag-uumpisa ang maging sino ka man. Sorry to cut you there. Mm-mm. Pero may gut feel ka daw na mai-extend na ito. Feeling ko, sabi nila, special limited series. Pero ang feeling ko kasi, nung pinanood ko kasi yung AVP namin, nung nag-MediaCon kami, iba yung kilig at iba yung feeling ko uh-huh. nung pinanood ko yung trailer namin at saka yung AVP namin. Special limited series, which is actually special endless series. Unlimited. 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 Okay. Dahil napapag-usapan namin yung proseso ni Gina as an actor. Meron ho kaming isang eksena. This is from the series Half-Sisters. Yes. Tama? Yes. We would like to watch this dahil gusto ko sana may matutunan si Jean sa akin as an actor. Gusto ko yun! Parang hindi ako maniwala sa sinasabi ko. Panoorin ho natin ito. Okay, let's watch this. Rina. Ito. Palibasa ko sa'yo, you're such a loser. Ikaw ang loser, Magnolia, hindi ako. Dahil kahit ano pang gawin mong pamamayagpag sa Hotel McBride, naawa ako sa'yo. Awang-awa, you know why? Dahil alam naman ng lahat na pilit mong kinakamkam ang hindi dapat para sa'yo. That makes you a loser, not me. Don't compare yourself to me, Rina. Because you're nothing but a second-rate, trying hard, wannabe McBride. Mommy! Oh my God. Sandali. Chang Susan, pasok ka. Dito ka. Ay! Ayanda ka sa gitna kasi may tao sa gitna. Dito ka sa likod. Nag-retouch ka na ba, baby? Dito ka sa likod. Okay. Si Chang Susan po ito. Ready? 4! 5, 4, 3, action! Wow! Ang dali mo naman mapikon, Rina. Palibhasa, you're such a loser. Talaga ba? Hindi ako ang loser, hindi ikaw, Magnolia. Dahil kahit anong pang gawin mo, pagmamayagpag dito sa Hotel McBride, maawa ako sa'yo. Awang-awa ako sa'yo. And you know why? Why? Dahil kahit na ano pang pilit mong pangakamkam dito sa Hotel McBride, alam ng lahat yun ang gusto mong gawin. Kaya, hindi ako ang loser. It's you, Magnolia. Nakakaawa ka, Rina. And don't compare yourself to me because you're nothing but a second rate, trying hard, mock pride. Susan, maraming salamat. Jean, maraming salamat. Yes, thank you. I love you. Salamat. I love you so much. Salamat. Maraming salamat. Naitay, Kapuso, maraming salamat sa inyong suporta kay Jean. Maraming salamat sa inyong pagpapapasok sa inyong mga tahanan. At Puso, stay kind. Make your nanays and tatays proud. And stay kind and say thank you. Let's talk again tomorrow. Voice of La Carmela de Boracay, thank you. Goodbye for now. And God bless. Congratulations.